Pumalo na sa 574 ang active cases sa Batanes matapos madagdagan ng 68 na bagong kaso ngayong araw. At kahit meron sariling oxygen plant ang Batanes General Hospital, hindi naman ito makagawa ng maramihan dahil sa nagdaang bagyo. Medyo pumapalya rin siya dahil gawa nga ng bagyo. So hindi namin masyado pinapaandar. So ang production ng oxygen namin per day is nasa 5 tanks, no? So yung supply natin ang galing Manila, na delay po yung barko because of this weather disturbance na silali. Ayon kay Batanes Governor Marilu Caico, kung patuloy na tataas ang kaso ng COVID doon, maaaring magkulang ang oxygen, lalo't ang ibang tangke hindi pa nakakarating ng probinsya. Nag-worry talaga ako kanina, nalaman ko na hindi dapat aalis bukas yung isang barko na may lulan na 90 plus na oxygen, pero hindi daw sila makakaalis dahil mayroon tayong low pressure. Hindi pa man nakukumpirma kung may Delta variant na sa Batanes, isa lang ang malinaw para kay Caico. Ang dali ng hawaan yung halimbawa may sipon, sabi mo lang masipon na uli, ganun po yung nangyayari po dito. Tingin ko mukhang nandito na po yung Delta variant kasi mabilis po kumalat. At the same time, may mga kaso po tayo ng mga bata. Oo. So, buti na lang po, hindi naman ganong kalala yung mga kaso ng mga bata dito sa Batanes. Kabilang ang Batanes sa Region 2 na patuloy na tumataas ang kaso ng COVID. Pero ang NCR, Region 4A o Calabar Zone at Region 3 o Central Luzon pa rin ang nakapagtatala ng pinakamataas na bagong kaso. Ang magandang balita, ang mga bilang sa mga rehiyon na ito mas mababa na kumpara dati. Kaya para kay ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido, hindi imposibleng mangyari ang naunang sinabi ng Okta Group na makapagtala ng 10,000 average cases kada araw ngayong buwan. Yun nga lang, dapat maintindihan na bumababa rin ang testing sa bansa. Ang good news naman ay yung positivity rate natin ay patuloy yung pagbaba na nakikita natin. Kung bumaba yung testing natin, at the same time bumababa yung positivity rate, so dalawang factors ito na talagang magre-result in lower number of cases, no? Pero ang gusto sana natin, yung testing, sana hindi bumaba, sana may retain. Una nang sinabi ng DOH na maingat sila sa pagkumpirma kung tuluyan ang bumababa ang kaso dahil patuloy pa rin nakikita na mataas ang porsyento ng ICU bed utilization. May paliwanag dito si Guido. Pag-usapang hospital capacity, syempre kinukuha mo na basta may sintomas, eh, di ba? So lahat ng mga posibleng COVID, yung mga suspect probable cases, kasama yan sa mga rason kung bakit napupuno yung mga hospital. At yan yung hindi nakakapture dun sa 4 PM report ng DOH. Samantala, sinabi ni Dr. Jaime Montoya ng DOST na tapos na ang ilang pag-aaral sa virgin coconut oil at lagundi, habang kasalukuyan namang ginagawa ang pag-aaral sa tawa-tawa. The results are being reviewed by our experts. What I can say is it's positive, but I cannot give you the specifics because it's still being peer-reviewed. But again, intayin na lang natin yung official release ng results kasi but I can say sa mukhang positive naman. So I think it will be an additional medicine that we can give to our COVID-19 patients. Patuloy namang nagpapaalala ang FDA sa publiko laban sa pagbili ng mga gamot na binibenta online. Posible kasing peke ang mga ito na imbis makabuti ay lalo pang makasama. So far po ang aming mga operations nakikita, karamihan sa mga ito unang-una mga scam. Kukunin lang po ang pera ninyo tapos walang i-deliver na gamot sa inyo. Pangalawa, kung may makuha man kayong gamot, very highly probable po na ito ay counterfeit or fake. Siniguro din ni Domingo na ginagawa nila ang lahat para mapunan ang kakulangan ng ilang gamot gaya ng tocilizumab. Inaprubahan na nila ang ilang brands ng gamot gaya ng Livson, maging ang pagbigay ng EUA sa brand na baricitinib na mas mura kumpara sa tocilizumab. Rafael Bossano, ABS-CBN News.